Hello guys! Kung meron kayong foreigner na kapamilya or kahit kakilala na kailangan mag-extend ng period of stay or visa extension sa Pilipinas, ay i-share nyo po itong video natin today para magkaroon din sila ng idea kung paano at kung magkano ang dapat bayaran sa new normal rules ng Bureau of Immigration, okay? So, kailangan nyo pong pumunta sa Bureau of Immigration Office. Ito po, nakikita nyo sa screen ang location ng Bureau of Immigration Head Office, pati na rin ang location ng kanilang satellite offices. Kung malayo kayo sa head office, pwede kayo mag-apply sa satellite offices nila. Pili na lang kayo kung saan kayo malapit, okay? Disclaimer muna guys, hanggang ngayon pabago-bago pa rin ang rules at protocol, kaya possible na yung experience namin ay may pagkakaiba sa magiging experience nyo, okay? Since mas dumadami ang kaso ng corona ngayon sa Japan at pabago-bago ang rules and protocol sa pag-in and out of the country, we decided na magstay na muna dito sa Pilipinas. And since nung pumunta kami dito sa Pilipinas ay inabutan si Hubby ng visa requirement, eh kailangan niya talaga mag-apply ng extension sa period of stay dahil 1 month stay lang ang ibinigay ng Philippine Embassy sa kanya. As far as I know, nung wala pang pandemya ay allowed naman ang mga Japanese citizen na magstay sa Pilipinas na hindi kailangan ang mag-apply ng extension of stay within 1 year. But on or before mag-1 year, kung gusto pang magstay sa Pilipinas, ay saka pa lang kailangan mag-apply ng extension of stay at pwedeng 1 year ang i-apply. Kung ayaw nyo naman magbayad ng visa extension fee, eh pwede naman lumabas ulit ng Pilipinas before mag-due yung period of stay nyo. Then pasok na lang ulit kayo ng Pilipinas para lumabas na newly arrived lang kayo, diba? Since may pandemya pa tayo ngayon, mahirap naman ang mag-in and out of the country, hindi ba? So, sa satellite office kami nag-apply. Hindi required ang online appointment pero kailangan matyaga ka pumila. Pagdating namin doon, tinanong ko muna yung guard kung ano ang requirements at sinabi niya na passport lang. At binigyan niya kami ng visa extension application form na dapat i-fill out. Habang nakapila, saka ako nag-fill out ng form ni Hubby para makasave ng oras. Hindi naman masyado marami yung mga foreigner na nakapila pero ang tagal ng paghihintay dahil maliit lang ang satellite office at halos isang window lang para sa processing at cashier. Actually, 1 year visa extension sana yung ina-apply namin kaso hindi daw pwede sa bagong rules ngayon. Pinapili lang kami sa 2 months na 7,300 pesos more or less ang babayaran or 6 months na 13,000 pesos ang babayaran. So, pinili na lang namin yung 6 months. Eto guys, nakikita nyo sa screen yung breakdown na binayaran namin at kayo na ang bahalang humusga dahil ako po ay nasyak sa mahal ng binayaran. Bukod sa resibo, ito lang po yung certification na ibinigay sa amin. Yung ACR iCard na sinasabi nila ay babalikan pa after 2 weeks. At nakikita nyo po sa inyong screen ngayon kung ano po yung ACR iCard na sinasabi ng Bureau of Immigration. Pasensya na guys ha, pero hindi ko maiwasan mai-compare sa Japan kasi naman ang binabayaran lang sa Japan Immigration para sa visa extension ng 1 year or 3 years is 2,000 to 3,000 pesos lang. Pero wala naman ako magagawa kundi ang sundin kung ano ang rules ng ating immigration, di ba? Ito pa guys, 2 weeks ago, tumawag ako sa Bureau of Immigration, satellite office, at sabi sa akin na next time daw, hindi na pwede ang 6 months extension. 2 months na lang daw ang allowed sa susunod. All I can do is wish na sana magkaroon naman ng magandang pagbabago sa mga government agencies natin, di ba? Lalo na pag nagkaroon na ng vaccine. I understand kung bakit mahigpit sa pag-in and out of the country saan mang bansa, pero guys, yung pinaigsi ang period of stay tapos mahal pa ang babayaran ay hindi ko mag-gets.
Kaya guys, siguro habang hindi pa natatapos ang pandemya, stay where you are muna tayo para iwas sa sakit ng katawan, sakit ng ulo, pati na rin sa sakit sa bulsa, okay? So, comment down below para sa inyong questions and suggestions. Thank you so much for watching and I will see you again soon. Bye!